Magandang araw mga ka-treasure. Welcome to the Treasure Learning TV. All around the Philippines. Matthew chapter 7 verse 7. Seek and you will find. Magandang araw mga ka-treasure. Dumating na po yung ating hinihintay na gold metal detector galing sa Shoppee. So ngayon natin na po itong bubuksan kung ano itsura nito. Sana'y walang damage para magamit natin agad. Sana walang sira. So, ito na bubuksan po natin. So, laking tulong po itong metal detector sa ating paghahanap ng mga metal or gold or ano pa man na may halong metal na bagay. So, mabilis natin siyang makadetect. So, yung mga treasure hunter, ano. So, para lang siyang laruan. Pero very interested po kasi tingnan niyo po. Malaki pala siya. Buksan na po natin para makita po natin kung gumagana siya. Ayan. Tapos kaya symbol na po natin ano, mga ka-treasure hunter, no? So mabilis lang at madali lang palang i-assemble itong mga gadget ng gold metal detector, no? From shop. So, mabilis lang pala. Ayan o. Parang simple lang. So, lagayin ng battery. Ayan, ito yung monitoring dashboard. Dito, ayan. So, titingnan natin mamaya kung gumagana ito. Hindi pa natin pwedeng i-on dahil wala pang battery. So, lagay po natin yung handle, no? Ayan. Pasok natin. Pagpitan po natin kasi may mabigat po kasi. Hindi may kabigatan. So, pagpitan rin ng konti. Tapos, okay na. So, ganun lang pag asimbol ng metal detectors. Galing sa Shoppee. So, mabibis lang. Salamat mga ka-treasure. Abangan po natin yung part 2 para masubukan po natin sa labas itong ating gold and metal detector. So, ayan. Gumagana na. Thank you. Okay, magandang umaga mga treasure hunter. Sa umagang ito, akin ang pasubukan itong aking nabili na gold metal detectors sa Lazada. So, ito po siya. Nilagyan na po natin ng battery dito. Ito yung kanyang password, no? So, makikita natin dyan kung meron ng metal, i-detect niya. Magkakaroon siya ng katulad niya, metal detectors. So, para lang siyang laruan, pero nakaka-excite siyang gamitin, ano? Nakakatuwa kasi, oh, parang laruan lang. Tapos, isang gagamitin natin ngayon, itong ginawa kong DIY, battery with mercury added. So, i-try po natin dito sa aming target, no? Tulad ng aking unang video, ito po yung puno ng santol, magandang punong santol na tinamaan ng kitlat. Kaya nabuwal yung puno. So sabi nila, kapos na may natamaan yung puno, so ibig sabihin mayroong metal doon or anumang bagay nasa ilalim ng puno or sa mismong puno. So ngayon i-check po natin ano, kung effective tong ating DIY battery with mercury added at saka metal detector. So, gadget po. So, to try.
Let's go. Try muna natin siya sa ating gagamitin, no? Kung gumagana. Yan, gumagana siya, no? So, ibig sabihin, dahil metal po itong ating dinetect. Ano pa bang may mga metal ito? So, ayan, metal yan. So, ito naman, sinubok ko ito nung sarang araw. So, very effective po mga treasure hunter, no? So, once pag nasa metal na siya, umiikot siya, no? Nagkakaroon siya ng parang pressure. Hinahatak yung ating kamay papunta dun sa kanyang point na gusto niyang puntahan. Pero pag sa kuha naman, pag sa walang metal, mabait siya. Tahimik lang siya, no? So, ganito po mag-detect ng may mga metal kasi itong mercury added na battery, ito talagang effective yung ginagamit ng mga happiness nung papanahon na nila nung World War II, no? So, ito talaga yung ginagamit nila dahil hindi pa uso itong metal detector natin na gadget. So, ngayong araw na ito, uumpisa na po namin kukain ito para kamalaman natin kung talagang may laman itong punong kahoy nito. So, kung may giveaways, makaka-jackpot tayo. Kung wala, so at least na-try natin yung ating experiment tsaka yung ating metal detector para i-check kung mayroong laman itong target natin sa araw nito. So yan lang po. Abangan po natin mamaya. So kakain lang po ako. Buhay na kami kasama yung aking grupo. Ano? So dahil wala pa rin po yung aking mga kasama. So unang po muna nga hindi ito mag-isa. So yun lang po. Panoorin po natin. Abangan po natin kung anong pinalalabasan ng ating paghukay at naway ma-enjoy nyo yung papanood. So nanoorin nyo. Maraming salamat at God bless you.